Good day sa inyong lahat. So I just made this simple and brief video so I could show you how to purchase online, especially sa mga hindi pa po nakatry pero member na ni Atomy. Ayan, so pakita lang natin kung paano so that if you want to make a purchase in the future or soon, you know how to do it na. Okay? And of course, the first thing you need to do is to go to the web page, which is atomy.com/ph. Diyan po kayo pupunta sa website na yan. And if you're a member of Atomy already, you can always enter your login details. So in my case, enter ko yung login details ko para maka-enter tayo dun sa page. Yan. So once you get there, you will see this homepage, of course, and ang importante na i-click natin dyan is the shopping mall wherein you will see all the products that are being sold sa Atomy Philippines. Assuming nasa Philippines tayo, no? Pero of course, you have the option to look at those products in other countries as well. Depende kung nasaan kayo. But since we're in the Philippines, that's why dito tayo magstay. Okay, and as you can see, we have a range of products, from health, beauty, personal care, home, food, and of course, our Hemohim. So, ayan siya. All you have to do is explore the page para makita natin, makita ninyo kung ano mga products na yung available. So, in my case, as of the moment, I want to stick with the personal care product, which is toothpaste. Ayan siya, kasi ito yung naubusan na ako. And if you go there and click it, it will be shown na merong dalawang klase ng product, which is the big toothpaste as well as small toothpaste. So, order lang ako ng maliit kasi pang lagay-lagay sa bag. So, kunwari, ito na yung napili ko. Ayan, I just have to click this one and it says, item has been added to your cart. Then click OK. So, yan. Makikita nyo na siya sa right side. At kung meron pa kayong mga ibang products na gustong bilhin, for example, under health, gusto nyo halimbawa yung Color Food Vitamin C, just click on that. And then, again, click Add to Cart, which, of course, it will say item has been added to your cart, and then click OK. At makikita nyo, nandyan na. So, depende sa kailangan nyo, depende doon sa bibili nyo, just add to cart. And then, pag okay na yon, just view shopping cart, click nyo lang yon, and then, makikita nyo sa next page, itong summary. So, tignan nyo ulit kung decided kayong bilhin yung mga nilagay nyo sa cart. In my case, ang ordering ko lang talaga is small toothpaste. So, ikiklik ko yan and ibibigay niya kung magkano yung total netong item na to at yung PV din, which is 230 ang total and 2,760 yung PV niya. And then, just a quick order selected item or items. Okay? And then, it will lead you to the next page. Ayan. So, nasa next page na tayo. Again, it will give you the final summary kung okay ka na dito sa in-order mo at i-check mo yung details. Ayan. At dito pala, kailangan natin mag-enter ng mga details natin, which is the customer information such as yung date of purchase. Ayan. We will tackle in a different video next time kung bakit meron ganitong option. Pero in my case, okay na ako dyan sa Saturday, which is today. And then I'm gonna enter my mobile number. Ayan. And then by default, nandiyan na rin yung aking email na nilagay ko nung nag-register ako. And then the sender's name, gagawin kong sarili ko na lang din. Ako yung sender, ako rin yung magre-receive. So ayan siya. And then this order will deliver to, ayan yung sa under delivery information. So meron kang option kung ipapadeliver mo sa home address mo na kung saan merong shipping charges na minimum. Or kung ma-reach mo naman yung required or yung minimum shipping na
na under promotion ni Atomy, pwedeng malibre na yan. So in my case, ikiklik ko yung education center, select, and then ako ulit, i-copy and paste ko na lang. Ayan, yung name ko. Ako rin yon. At yung number ko din, i-enter ko din. Para kung ano't ano man, ako rin yung tatawagan ng delivery person, which is LBC, yung ating courier. So, yan, nandiyan na yung complete address kasi nga by default, nakalagay na. And then, if you have memo for delivery, pwedeng i-type mo dyan. At kung wala naman, just click continue. At dito naman sa next page, yan na yung lilitaw. Again, the final summary of your order, double check everything that you have entered from the last or the recent page, okay? Ayan siya, yung mga information. And then, mabibigyan ka ng option under payment information kung ano bang gagamitin mo, kung credit or debit card or yung e-wallet like GCash and Paymaya. Pwede rin bank deposit kung mas convenient sa iyo na pumila sa banko, okay din 'yon. Pero syempre, dahil nandito tayo ngayon sa video na to para ipakita na merong pinakamadaling paraan at naniniwala ako na ito yung number one na gusto natin or na pinakamagandang option na naidagdag na, which is ayan nga yung GCash or Paymaya. So again, tignan mo ulit kung tama yung mga information and click yes, I agree. And then check out now. So again, it will lead you to the last page, okay? Again, what are the available payment methods? It's either credit card or e-wallet. So in my case, I'm gonna use e-wallet, which is GCash. Ayan, clinic ko na. And then it says, summary of transaction. Ayan, 230. And then kung okay na ako dyan, I'll click proceed. Ayan siya. So, ipoprocess na ng system yung payment. And then, ito yung aking GCash information. So, just check everything. Again, double check. And then, kung okay na, click next. Okay. So, it says log in to pay with GCash. So, pag gumamit kayo ng GCash, be sure na malapit kayo sa inyong mobile number kasi within a few seconds, makaka-receive kayo na itong 6-digit authentication code which will be registered to your mobile number. So, check nyo lang kung dumating na. So, in my case, ayan, dumating na at i-enter ko na yung aking authentication code na na-receive through text. Ayan. So, click next. And then, yung GCash PIN. Okay, yung 4-digit PIN mo sa GCash. So, ikaw lang nakakaalam yan. So, enter mo lang and then click next. Ayan. So, eto na yan. So, lilitaw din dyan kung magkano yung balance mo sa GCash if you're using GCash. So, in my case, kayang-kaya pa naman. So, ang total ng toothpaste na in-order ko is 230. So, kung okay na lahat itong info na to, you just have to click pay. Okay? Click mo tong button na to. Yan. And then, yan nga, proceed. Said, successfully paid to Atomy Philippine Distribution INC. Yan, via GCash. So, okay na, redirecting. And then, ito na yung last. Nasabi niya, your order has been successfully placed. So, dun mo malalaman na okay na yung order mo. And all you have to do is, of course, wait for a few days na madideliver sa'yo or dun sa address na nilagay mo. O, yun, depende. Pero importante nun, you are notified that your order has been successfully placed. As well as, marireceive mo rin to sa iyong email kung inenter mo na maayos yung email address mo. So, for now, yun muna. At mag-comment lang kayo kung meron kayong mga questions dito sa ating page, dito sa ating Facebook page. Nang sa ganun, ma-answer natin yung mga tanong ninyo na yun. Okay? Again, thank you everyone for listening and I hope na may natutunan po tayo. Again, thank you!